Vámonos, rápido. Abulin ang dalawang yun. Kailangan na nating makatakas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para malito sila. Para pag nakita nila ako, isipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. Baka naman ikay mapahamak. Wala na tayong maisip na paraan. Naubos na ang oras natin. Abulin ang dalawang yun! Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Ayun, si Senyor Ibarra, pamunta ng bangka! Tulok natin to, Ginoong Ibarra. Sumakay ka na sa bangka, Ginoong Ibarra. Magtago ka sa ilalim nitong palapa para hindi ka nila makita. Teka, paano ka, Elias? Huwag mo na akong alalahanin, basta. At kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Elias, mag-ingat ka. Oo, ako nang bahala sa sarili ko. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Vámonos! Rápido! Fuego! Oh! Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Buenos dias a todos estudes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyayari man ay walang maayos na lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang sino man ang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipambayad sa mga manggagawa? Di na kailangan, Don Costudio. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamamayang magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang may dudulot niyan. Mga kaguluhan? Oh, Basilio. Oh, Kapitan. Kamusta nga pala ang binubuo niyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaral ang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy iyan kasi di ba tutol si Padre Sibayla? Ngunit nireguluhan na namin ng dalawang kabayong kastanyo ang general at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganoon. Sana maging matagumpay ang inyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa itaas at may kailangan ba akong gawin? Sige, Kapitan. Tila'y nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ikagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa doon. Tayo'y muno. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora, masama raw ang puro tubig ang iniinom. Pabatid mo rin kay Padre Camora na kung tubig na lang ang iniinom niya kaysa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig. At ang mga Kastila naman ay apoy. Alam naman nating lahat na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Ito'y hindi kababalagan, Senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, pardon namin. Parang napakatapan mong sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko yung taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal, matalik na kaibigan ng Kapitan General.
Ganun ba? Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit nalalaman nyo ba kung saan banda ng Lawa namatay ang isang ginoong nagngangalang Nibara, Gibara o Ibara nga ba iyon? Ibara. Crisostomo Ibara. Siya nga ba? Ngunit asan nga ba si Crisostomo Ibara? Ayon sa mga kawal... Vamonos! Rapido! Fuego! At ngayon, 13 taon na ang nakakalipas nang mangyari iyon. Kung gayong, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba't isa rin siyang filibustero? Iyan ang tinatawag na murang paglilibing. Tama ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon ng mga marangal na libingan yan. Mga filibustero katulad nila. Alam mo anak, sa susunod na karaon mo, maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, itay? Telesporo, mabutit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerwisyo. At ngayong ayokong magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati maliit na halaga lamang yan. Ngayon 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi, sa korporasyon. Lalaban ako! Itay! Hulihin ang lalaking iyan at gawin ninyong kawal! Oh! ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na din ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ng 13 taon, dito rin po sa mismong pook na ito, una tayong nagkilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin. Napatay na. Na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Di mo ba naisip yon? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 taon ng nakakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ng kanyang buhay. Upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapangapi. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan? Wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang pagkatao at ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Simon. Anong mapapala mo? Kung ikaw ang makakapagtapos, makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante.
walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo kong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina, matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang. Radikal ang pananalig. At isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isigani, mabuting estudyante. Sa tingin ko'y dapat pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudyantes. Ano ka, Roga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami rin ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang ibinigay na resibo para aking masingil. Kung kayo'y ilapit mo sila sa akin. Aki Roga, may ilan nga pala akong ipapapasok sa iyong kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Akong bahala. Nauunawaan mo ba, Kiroga? O siya. Ikaw na ang bahala dyan, ha? Basta hindi ako sasabit dyan. Si Dante, nahuli na naman ang asawa niya. Hoy! Sa akin ang lupang ito! Wag! Sadyang wala na talagang modo mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na magtatag ng akademya ng wikang Kastila? Ako nga! Kaya dapat ninyo akong pasalamatan! Anong pasalamatan? Balak nyo bang dagdagan ang 40 wika sa ating bansa? Lalo nang hindi tayo magkakaintindihan yan! Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pagunlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian! Anong balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayong magiging pilay at pipi! Anong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan, ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Oh, Ginoong Simon! Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso.
Wala na rin ganang kumain. Tuluyan ang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi. Iyan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras, ay magsisimula ng himagsikan. At bukas, wala ng universidad. Wala ng mag-aaral at wala ng magpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa, subalit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang hukbo. Lusubin mo ang Santa Clara, kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Namatay siya noong ika-anim ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makabalita nang sabihin sa akin lahat. Pagbalik ko, mayroong liham. Liham na galing kay Padre Salve. Na ito namang ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, huminahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya nang hindi man lamang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya nang hindi man lamang alam na ako'y buhay. Krisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na maiituwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso.
Ginong Simon! Ginong Simon! Oh, Basilio, anong sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala akong ibang nararamdaman, kundi galit at paghiganti. Sasama na ako sa inyo, Ginong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo. Ngunit hindi to basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinikis. Mga kasawiang naiambak at mga mapang-aapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Anong iyong ibig sabihin? Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pilaes. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag. Ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ng mitsa, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandun nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Inchik, Kastila, lahat sila'y masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginong Simon. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika't samahan mo kami sa pagkainan. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako makapapayag na makaalis ka agad. Halika't samahan mo kami. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayoy, maghanda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tiyak na maayos din ang lahat. Oh, Isagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito na ang aming huling pag-uusap. Huwag kang pumunta ron. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog doon. Ano mang oras mula ngayon, kaya utang na loob, huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit iba na siya bukas! Isagani! Binalaan na kita, kaibigan. Sana ay nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Panginoong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ko bang ayaw mo munang kumain kahit saglit lang? Salamat sa inyong alok. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon na hindi maaaring ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Oh, Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Ako'y nagmamadali. Ang ganda ng lamparang nang galing kay ay sandali at namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang yan ayusin. Sandali. Ano ito? Mane Tesel Fares. Juan Crisostomo Ibarra. Mas namang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala dahil hindi naman siguro totoo iyan. Ngunit ito'y nang galing sa isang taong matagal nang patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin?
Huwag nyo nang alalahanin iyan. Ituloy ang kasiyahan. Ah, Padre Irene, pakitaas naman ng mitsa nung lampara. Sige, saglit lamang. Isaganin. Hoy! Magnanakaw! Ayan na ang hudyat! Sugod! Ang lamparang iyon ay isang dinamita? Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya na tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siyang nabuhay? At anong ugnayan ni Simon na nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hanapin at hulihin ang Simon na yan! Fuego! Si Kapitan! Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, tinapon niya yung lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero... Ligtas mo ngayon sarili. Bilis! Para sa bayan! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali, at ako'y tatawag ng doktor! Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman po bang may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Nais kong sanang mamumpisal sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Linano ko po ang lahat ng ito. Dahil galit ako sa mundo noon. Pumalik ako upang magiganti sa mga tao na umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan din natin makaranas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo na walang maidudulot na bagad ang paghihiganti at magdudulot lang yun ng panibagong kasamaan. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ako ang pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Iyan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi ka niya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang napaglabanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang ganitong mga bagay. Palagi mong tatandaan, palagi kang may matututunan sa buhay. At ang pangyayari sa mga plano mo, ginusto ng Diyos na hindi na ito isa katuparan dahil alam niyang ito yung mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at naguudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng mas malinis na hangarin, ay pahintulot ng Diyos na ika'y matagpuan. Samantala, dyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapalugid ang kasamaan.